So we're here at Harbor Sugar and today we're going to be reviewing this thing, yung 3080 Ti Vulcan from Colorful, and we've enjoyed it so much and talagang napag-test namin siya sa madaming games and we're sad to see it go kasi yun nga, matatapos na yung review. Pero ayun, that's how these things go. So ayun, i-review natin siya and we'll see kung bakit siya yung probably the best na 3080 Ti out there. Here we go. Okay, disclaimer lang. So Colorful sent this review unit for free, pero wala silang say dun sa magiging verdict ko. So dun muna tayo sa unboxing. You're greeted with a nondescript box na kulay black lang, and then when you open it, meron siyang mga felt na parang covers or protective layers. And then you're greeted with the card and then a box of goodies. So itong box of goodies na ito, meron siyang kasama na parang proprietary designed na GPU holder or parang siyang sag bracket. And also, for some reason, nag-include yung Colorful ng screwdriver na actually it's very nice. So itong sag bracket na ito, I'm happy na Colorful included it because this thing is so heavy. Actually, ang sakit nga nung kamay ko kaka-handle sa kanya kahapon nung sa pag-shoot namin ng B-roll. Pero yun nga, sobrang heavy niya and I do think na requirement yung sag bracket kahit hindi yung GPU holder na nandun sa Colorful. Kahit anong sag bracket, kailangan talaga siya because this is so hefty and so heavy. And kung makikita nyo, yung heatsink niya and yung cooler niya, sobrang laki. And even the card itself is surprisingly, like, malaki siya. Talagang iba siya. So, punta tayo sa aesthetics ng GPU. All I can say is that it's super subtle and talagang very tasteful. Yung parang theme na going on here is yung attention to detail. So first is yung design niya, it's very gamery but not super gamery naman at the same time, katulad dun sa mga nakikita natin sa ibang brands. Very, you know, very bold na lines pero at the same time hindi naman siya yung sobrang obtrusive na talagang kukunin niya yung attention mo. Also yung cooler design niya, kung makikita nyo, it's very, you know, medyo simple lang siya, para siyang halos monolithic in its sense. And also meron siyang mga ganyan-ganyan na colors na as in mga trim lang na konting-konti. And what I can say is, para siyang sa damit, marami siyang babagayan na system. So of course, with cards like these, parang ine-expect na rin natin yung RGB and marami siyang RGB points. Actually, hindi naman siya ganun kadami. Yung RGB points niya is meron dito sa backplate, which is, you know, which is kind of unique. Parang konti lang yung nakikita kong may RGB dun sa mismong backplate. And also, may konti siyang streaks dito sa cooler mismo. And of course, yung show stealer dito is yung kanyang LCD display. So it would display yung mga stats about the GPU and also about your system. And it's very customizable. Malalaman natin yun mamaya. So yung mga typical na configuration, syempre naka-horizontal na mount na ganyan. And kapag naka-horizontal siyang ganito, yun, makikita natin yung LCD panel and also yung RGB dun sa backplate niya. Pero it's as if Colorful begs you to mount this vertically. So kapag naka-vertical siya, of course, makikita natin yung fans and then yung RGB. But also, pwede mong i-flip yung LCD na panel. It's amazing. So talagang, ito yung magiging centerpiece ng setup mo if ever, kung bibilin mo siya. And finally, dun sa aesthetics, and I think yung pinaka-cool na new feature na nakita ko so far sa isang GPU is yung static and reorientable na badges dun sa fans. So, yung parang pinaka-pet peeve ko when it comes to GPUs, yung kapag ka merong fans, lalagyan lang nila minsan ng sticker yun. And yung kapag ka sinwerte ka, pantay yung pagkakalagay nila ng sticker, pero most of the time, hindi yun pantay. So, when the fans start spinning, hindi siya stable or parang wobbly niya, kaya magtataka ka, but siguro sira ba tong fan ko? Pero not with this. So, ang ganawa ng Colorful, yung badges niya, pwede mong i-orient kung anong gusto mong, yun, orientation nga. And when it spins, hindi kasama yung badge.
So, it's one of those things na, of course, hindi mo naman kailangan itong hindi na umiikot na badge. But this screams premium, this screams enthusiast level. And it's one of those things na hinahanap mo when you're gunning for something like this or a card of this price and caliber. So yun nga, speaking of yung parang pinaka centerpiece nitong GPU na to, which is yung customizable na LCD panel. You can customize it using yung iGame na software from Colorful. Just download it dun sa site nila. And then right then and there, you're greeted with, you know, many controls and many monitoring na data. And also, yun nga, yung pag-customize dun sa kung ano yung data na i-display mo dun sa LCD. At default, kung halimbawa wala kang ilalagay na animation dun or hindi mo pa dina-download yung iGame na software, meron siyang yung parang Vulcan na animation na, you know, I got to admit, talagang very distracting siya kasi ang ganda niya. Talagang mapapa, kumbaga pag nakikita mo yung, kumbawa nandiyan sa side mo yun, makikita mo talaga siya eh, and hindi ka talaga makakapokus sa ginagawa mo. Pero yun nga, dahil customizable siya, you can choose kung ano yung mga i-display. So, yung mga choices mo would be yung mga system statistics, and also, yun, yung temperature, yung usage ng GPU mo. And actually, hindi lang yung GPU eh. Kahit yung CPU pa, kahit yung memory sa RAM, marami kang pwedeng i-display sa kanya. And also, marami ka rin choices dun sa kung paano mo siya i-display. Pwede mo siyang i-display na parang nakasplit yung display niya. So, sa isang side, yung stats, and then sa kabilang side would be, for example, yung clock. And of course, pwede ka rin mag-input nung sarili mong images. Pwede ka rin mag-input nung custom na text. Meron kang choices ng fonts, and then yung sizes, and then yung color niya. And with all of that, pwede mo rin siyang i-set na para siyang slideshows. So, every how many seconds, ikaw yung magsiset nun, magpapalit yung display from yung pag-monitor, and then yung picture ng lolo mo, and then yung self-affirmations mo, for example. Marami kang choices. And marami siyang customization options. It's very cool and I'm gonna miss it kasi yun nga, for a very long time, I've reviewed this and siya yung naging parang pang-monitor ko dun sa system ko. And ayun, it's an amazing thing and probably one of the main reasons kung bakit itong 3080 Ti ay na to yung bibilin mo. But syempre, hindi naman tayo puro pang itsura lang and pampapogi when we buy GPUs. So, heto na yung performance review. Okay, so for specs, ito, ipa-flash ko na lang sa screen yung specs. Nandiyan na yung base clocks and yan yung base memory clocks. And kung ilan yung kailangan yung power na requirement. This is a triple slot, triple fan design, and triple PCIe power connector GPU. So around 400 plus watts yung dinodraw na power na ito. And yun nga, makikita natin yun if we dig deeper. So ito yung parang hack or parang, you know, tip if you want to see at a glance kung maganda ba yung isang GPU. So what you want to do is, i-google nyo lang yung exact na model number ng GPU nyo and then add yung word na VBIOS or BIOS. Tapos makikita nyo doon yung listing ng Tech Power Up dun sa spec sheet ng BIOS mismo ng card. What you want to look for is yung board power limit. Ito, yung board power limit na ito is from 350 watts to 400 watts. That's quite high. So, if you want to, you know, compare or hindi ka makapag-decide kung anong brand yung bibilin mo na, for example, may 3070 Ti and then gusto mong, yun nga, may choices ka kung anong brand, hanapin mo yung BIOS nila and then see kung sino yung mas mataas yung power limit. If mataas yung power limit, that means na better quality yung VRMs noong GPU and that means na first, marami kang headroom for overclocking. And also, kung hindi ka naman interested sa pag-overclock, that also means na yun nga, better quality yung VRMs and then mas mataas yung lifespan ng GPU. Speaking of overclocks, dahil kasama to dun sa OC line nung Colorful, meron siya nung one-click OC na button. So how that works is, magkakaroon siya ng boost dun sa main clock niya and dun sa VRAM clock. You press the button and then mabuboost yung clock speed ng GPU and ng VRAM. So kailangan mo lang i-restart siya kung nagra-run na and then kinlik mo yung button. But yun nga, automatically applied yung overclock na yun. Hindi mo na kailangan mag-tinker around with it and then test and trial and error. Pero of course, if you want to get the most out of this, yun yung kailangan mong gawin, mag-apply ng magandang overclock. And stay tuned kasi magkakaroon din kami ng video about that kasi we overclock this and yung results niya is very interesting. So check that out.
So of course, ito na yung benchmark results. So a little bit tungkol dun sa testing methodology namin. Whenever we test yung mga GPUs na of this caliber, so 3080 pataas, or actually 3070 Ti pataas, hindi na kami nagte-test on 1080p. And sinishare namin yung sentiment na yun, especially sa mga customers namin, na if yung monitor mo is 1080p lang, do not buy this card. Hindi siya para sa'yo, or hindi siya para dun sa setup mo. It's gonna be a waste of power, a waste of money, and a waste of heat. Kasi it's designed for 1440p up to 4K. Especially this card, itong 3080 Ti na ito, touted siya as yung, yun nga, yung ultra settings at 1440p. So yun yung mga tines namin. So dun muna tayo sa synthetic benchmarks. Sa TimeSpy, nakascore siya ng 19,356 na GPU score. That's very high. Kasi naalala ko yung 3090, naka 20 plus thousand lang kami dun. So that's just 700 lower dun sa 3090. So nag-peak yung clocks niya at around 1,935 MHz. That's sustained. And also 1186 MHz for the VRAM. And then na-maintain niya yung 71 degrees na temperature. That's a bit hot, pero considering kung ano yung power nito, sobrang ganda na nung thermal performance na yun. So onto the games. Sa Shadow of the Tomb Raider, at again, 1440p maximum settings. Nagkaroon kami ng average na 169 FPS and then 130 plus dun sa lows. So yung lows, ibig sabihin nun yung kumbaga yung 99th percentile or yung 1% na low. So 1% ng FPS mo throughout the benchmark or throughout the game, yun yun. So what you want to do is make sure na hindi ganun kataas yung discrepancy ng average or ng maximum doon sa lows. Kasi, yun nga, pwede mo nga siyang i-run at an average of, for example, yun nga, 169. Pero kung merong 1% na around 30 FPS, sobrang stuttery nun and hindi nagka-count yun. Kumbaga, hindi siya magandang gaming experience. So, dito sa example na to, yung Shadow of the Tomb Raider nga, very close sila and mataas pa rin. 130 plus FPS yung pinakamababa niya, basically. Of course, tinest din namin siya sa 4K. Again, Shadow of the Tomb Raider. Maximum settings. Nag-average siya of 96 and then 85 dun sa low. So, very playable. Talagang wala kang compromise. Talagang pwede siya mag-4K. So, next is yung Assassin's Creed Odyssey. Again, 1440p and maximum settings. Dito medyo bumaba siya kasi yun nga, yung Assassin's Creed games, they're notorious for brutally large na draw distances. Kasi nga, di ba, very open world siya. So dito, we see 89 average and then 69 dun sa low. So very playable pa rin. And sa 4K, 66 average and 31 yung lows. So yun nga, medyo nagfo-falter na siya kasi nga hindi naman siya touted as a 4K gaming card. It's a 1440p pa rin. So doon naman tayo sa Horizon Zero Dawn. Again, another open world na game and then meron din siyang mga draw distances na malalaki. Pero dito we see 139 average and 113 low. So talagang very playable siya. And at 4K, 89 average and 76 yung lows. So note lang dun sa mga tests so far, hindi kami nag-enable nung DLSS dun sa mga may available. So kung i-enable mo pa to, you can expect even higher frame rates. So yun, sinasabi ko yun kasi yung next na game natin, medyo talagang lahat ng cards namin nagsastruggle talaga. So at Cyberpunk 2077, 1440p, ray tracing cycle, and DLSS off, which is crazy, you should play this with DLSS lagi, we see 33 average and then 27 lows. So medyo mababa siya and hindi siya playable. Pero if you enable DLSS, kahit yung balance lang, we see 72 average and then 66 lows. So, yun nga, itong Cyberpunk, hindi siya ganun ka-optimize eh. And marami pa siyang errors. And yung implementation niya ng ray tracing, tulad dun sa video na dinemonstrate namin yun, hindi naman siya ganun ka-mind-boggling na difference. So, if you set yung ray tracing sa ultra or parang yung high lang, you can expect even more, like 20 to 30 FPS more. So, of course, detest din namin siya sa 4K. Again, maximum settings, ray tracing sa cycle, and then DLSS off. And 18 yung average niya, and then 17 yung low. So, talagang slideshow simulator siya. Pag enable yung DLSS at balanced, we get 39 average and 35. So, it's a bit playable for some people.
So yun nga, if you adjust pa yung settings, halimbawa yung ray tracing, completely off mo na or talagang medyo babaan mo lang and then iset mo yung DLSS sa quality, you can expect plus 20 or plus 30 FPS pa. So even at 4K, talagang magagamit mo tong card na to. Okay, so finally, performance-wise, hindi siya yung pinakamalakas na GPU na nakuha namin or na-review namin. That goes dun sa 3090 Ti na na-review namin from way before. But I can say na this is the most fun and the most premium experience sa isang GPU na na-review namin. Everything we threw at it, na in-advertise na kaya niyang gawin, na kaya niya. And also yung expectations namin na break niya. It's such an amazing card na we're giving it yung 5 out of 5 na candies, yung pinakamataas namin na rating. This is a must buy if yun nga naabot mo yung kumbaga requirements niya, which is yun nga kailangan at least 1440p yung monitor mo and siguro 850 watts. Although sinasabi nila na 750 watts lang yung requirement. 850 watts muna kasi malaki yung power draw niya. So, ayun, if you're into 1440p gaming, this is the GPU to get. Kaya, yun. We're sad to see this go, pero that's how reviews go talaga. This is highly recommended. If you like this video, hit like. And also, if you haven't already, please subscribe kasi we're really gunning for that 100k sub count. And if you have your PC needs, go dun sa aming website, hwsugar.ph. Or punta kayo dito sa aming physical store at Chino Roses. Also, join our Discord. Links down below. And if you have yung mga tech questions, mag-post kayo dun sa pm.hwsugar.ph. That's our forum. Thank you and see you dun sa next na video. Good job, boys. That's a wrap. Ito na yung aking baby. Ibalik mo na ito. Yan na lang review mo, pare. Thanks. Kasi bukas. Sige. Paalam ka na. Bye! Hello, ako po yung sa colorful for pickup. Hi.